Welcome to the Kuya Dev Podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. As promised, meron tayong interview during the midpoint of our season. And we have for the first time our first female na tech professional na interviewin dito sa podcast natin. So without further ado, let me present you, Miss Sandy Laugico. And ito yung first part ng recording natin, ng interview with Miss Sandy. So, yeah, welcome to the mid-season interview ng Kuya Dev Podcast. And we have here actually excited ako sobra na makasama ka rito dahil sa nagiging contribution mo sa community, especially for those who are aspiring to be data professionals. And those who are who want to shift into data science from other industries. So we have here someone who did it, you know, na nakatalon from another industry to the data science industry successfully. And incidentally, she is the first woman to grace our podcast. So thank you for that. And without further ado, welcome Ms. Sandy Laugico. Thank you, Kuya Dev. It's my pleasure to, and sobrang looking forward ako sa podcast na ito and sa discussion natin. Yeah, me too. Sige, ano na tayo agad? Simulan na natin agad para mukhang feeling kong mahaba yung magiging discussion natin. So, para masulit natin yung oras. So, before ka maging data professional, what were you doing? What was your profession? What was your industry? So, electronics engineering graduate ako, pero hindi ako nag-practice sa field or industry. Pagkatapos ko ng board exam, kapas ako doon, nagpahinga lang ako ng like 2 months, and then nag-academe ako. So, nagturo ako for a year, part-time lecturer ako sa Asia Pacific College, since doon ako graduate, or doon ko nag-obtain yung bachelor's degree ko. Mm-hmm. And then, mostly, yung mga tinuturo ko, yung mga math, meron din programming, pero yung, if you're familiar with LabVIEW, so medyo, LabVIEW? Yes, National Instruments LabVIEW. Ah, okay. Parang graphical yung pag-way ng program doon. So, graphically, sabihin, parang drag and drop, parang, yes, drag and drop, tapos may mga linya, ganyan. Ah, okay, nice, okay. So ayun, yeah. Year, yun yung ginagawa ko at 2018, that was 2018. Recently lang, okay, oh. And then, after ko nun, doon ako nag, although nung college pa lang ako, parang naririnig ko na yung ERD, if you're familiar with that, scholarship siya ng DOST. And since then, pinlano ko talaga na mag-master's degree. Mm-hmm. So, hindi lang ako sure kung ano yung gusto ko nun. Although, parang pinagpipilian ko is computer science and electronics engineering. And then, nung nakita ko yung curriculum, kasi yung scholarship is for 2 years. And then, I think yung computer science is 4 terms sa DLS. So, interested talaga ako mag-computer science. Pero kasi may track sa DLS yun na medyo similar dun sa subjects ng computer science. So, ginrab ko na lang yun kasi ang ECE is 2 years. So, sagarin ko na yung scholarship. Ganun yung thinking ko. And then, add na lang na additional subjects for more learning. So, yun yung bandang end part ng 2018. Ayun. And then, after that, after nung
mga bandang January 2019. So yun yung start ng term. So nagpursue ako ng MSECE and then meron kaming four tracks na pagpipilian. Then ang pinili ko yung AI tsaka robotics. Say ang parang bago rin siya since naman siya parang track talaga nakasama sa electronics engineering. Pili na tanan is parang communications, electronic systems, sorry, communications. Yun yung pinili ko yung AI. And then, wala pa rin talaga akong idea nun at the time kung ano yung AI. And hindi ko nga rin alam na merong ano, data scientist na job title at the time noong 2019. So, ayun, pursue lang, take lang ng mga subjects ko. Mm-hmm. And then, bandang kalagitnaan ng 2019, doon ako nakakuha ng subjects na more on pang AI na talaga. Mm-hmm. So, doon ko unang narinig yung neural networks. Although, okay, hindi ko rin alam na I can build a career from that din. So, basta electronics engineering lang kinukuha ko. Yeah. Hindi ako to specialize. Kasi, kaya ako nagturo noong 2018 kasi hindi ko rin alam yung specific track sa electronics engineering yung ipupursu ko. Kasi yung ECE, medyo parang kinukuha niya lahat ng field. you know what I mean na. Yeah. Parang network engineering, may ganong subject. Sobrang broad na nga niya eh. Oo, sobrang broad niya. So, hindi ko alam kung ano po pursue ko. Nag-CCNA pa nga ako nung year 2016. So, hindi pa ako graduate nun. Kasi sabi nila malaki yung pera doon. pero yun, hindi rin ako nag-pursue. I think hindi lang siya for me. And then, ayun nga. So, I was hoping pa rin to specialize nung time na yun. Wala pa rin akong parang specific track na hindi ko kasi alam na may career pala na pwede ako ma-build from AI ganyan. Yeah. Meron akong PhD colleague na nag-offer ng workshop, 4-day workshop na parang 8 hours siya bandang October 2019. So 8 hours every day for 4 days nag-aaral kami ng data science and machine learning. So, okay, yeah. Ang mas nuggets. Hindi ko siya, hindi naman sa pero during nung tinitake ko yung subjects ko, more on parang nag-self-learn din ako eh. So, parang somehow I was guided na ito yung subjects na kailangan aralin, pero on how you implement it, medyo, parang independent and yung parang end goal namin palagi every term is to have a paper na pwedeng i-publish sa mga conferences or journals. So, medyo mahirap na sa part na parang nag-take ka ng courses pero or nag-subjects pero parang nagsi-self-learn ka rin ng paano mo implement. Yun kasi medyo theoretical din pag nasa academia and then kung paano mo siya i-implement. So, mostly naka-rely din ako sa Udemy, Coursera. Ayan. Tapos, yun, nung nagkaroon ng bootcamp nga nung October 2019, in a span of 4 days, parang nagkaroon ako ng template ng data science and machine learning na hanggang ngayon parang ginagamit ko pa rin kahit sa trabaho. Ganun. Yeah. So, mas nag-gets ko yung workflow niya or yung data science life cycle na tinatawag. And then, nagkaroon ako ng boost of confidence. Although, parang Dunning-Kruger effect lang na pala mo ang galing mo. After 4 days of bootcamp. Ayan. So, nung 2020, ano yung kasagsagan ng pandemic, yung PhD colleague ko na yon, nakita ko na nagtitake siya nung IBM Data Science Specialization ng course. Tapos, doon ko nalaman yung mga hacks sa financial application. So, akala ko need magbayad after ng 7 days. Pero, yun. Meron na rin akong template ng essay. 150 words na. Same. Copy paste. Kahit iba na yung situation ko ngayon, yun pa rin yung ilalagay ko na. Kailangan. Pandemic kasi. tapos, meron na nag-viral nun yung viral na
natapos niya. Ang dami niya ng certificates from Coursera. So ayun, na-inspire ako. From that ginaya ko rin. So nagtake ako nun yung IBM Data Science around ano yun, April 2020 until tapos ko siya ng mid-August 2020. Mga 3 hours a day lang yung ginugoogle ko dun. And then malaki yun, 3 hours a day. And then at the side, yun ginagawa ko yung thesis ko kasi thesis na ako ng year 2020. So yun, mga time ka pala nun? Full-time ka? Full-time. Nag-aaral. Kasi pag ERDT scholar ka, hindi ka pwedeng mag-work. So, ang employee. Okay. Tumitawans kami. I actually encourage yung mga fresh grad kung gusto nyo mag-masters. Tapos galing kayo from engineering or pwedeng computer science. Yan, you can consider yung ERDT. Ang allowance niya is ano, 25K per month. So, okay na kasi nag-aaral na. Tapos kumikita ka. Oo. Okay yun ah. Ako, yung mga ganyan eh. Yung mga ganyan pala. Di ba? Di naman kasi parang alam nung or pinapalaganap doon sa mga tao rin na may ganito. Parang kulang sa awareness yung mga ano eh, yung mga estudyante, yung mga professionals na may ganito pala tayong pwedeng gawin. No? Kaya yung iba na discourage mag-pursue ng mga gusto nilang yun, mag-masters, further studies. Yung DNSU eh. Oo. Yun yung ERDT. Full yun. Full. Tapos may ano yun, research grant na 114K sa MS. Ewan ko kung nagpalit na ngayon or nagtaat na sila. Pwede mo pambili ng laptop. Pero ako hindi ko pinambili ng laptop. More on hardware kasi yun naging thesis ko rin. So, yung personal laptop ko yung gamit ko. And then, pambili ko siya ng mga sensors, mga hardware, mic controllers din. Ganyan. So, yung thesis mo hindi pa rin aligned sa ano, lalabas. Hindi aligned dun sa data science. With engineering, tapos may somehow, may AI. Ah, okay. Thesis ko, so meron kaming aquaponics setup. So, Ayun nga, kwento mo. Hydroponics, tapos may pond. Eh, doon kami sa hydroponics, yun yung team ko. And then, nag-ano lang kami, setup ng camera to capture images ng lettuce crops. And then, nakasetup din yung mga sensor. So, yun yung electronics engineering part. Medyo parang college na kasi ginagawa na namin yung college yun eh, yung mag-setup ng sensors, mag-gather ng data. So, meron kami parang pH sensor, ano pa ba? Electroconductivity sensor ba yun? Ako. Ano-anong sensor? Mga narinig ng mga... ano to? Basta nag-gather kami ng data dun sa environment nung ano. Images. Oh, ganito pala, mag-engineering ako. Pero kung na-enjoy mo naman yun, ano? Na-enjoy ko yun nung college. Na-enjoy ko yun sobra. Parang sobrang Arduino, if you're familiar with Arduino. Actually, mga bata ngayon, nag-Arduino na eh. Parang laro lang sa kanila ngayon. Sa kanila yun, tapos ako hirap na hirap ko. Pero na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko kasi yung challenge niya. Pero ang nakakainis doon, yung parang ito yung nasa documentation, tapos biglang hindi yung ma-unware on your end, ganyan. Yeah. Kasi yung microcontroller, yung may mga special technique pa doon na pipindutin mo ng 3 seconds yung reset button ata, yun yung EST32, yung specific microcontroller na ginagamit ko. Kasi yung microcontroller na yun, kaya niyang mag-gather ng data through sensors and then ibabato niya sa cloud. Gamit namin nun is yung ThingSpeak ba yun? And then yung data na yun yung ginagamit namin for machine learning. Tsaka yung from images naman, deep learning naman. So yung thesis ko noon is parang may isa akong pinublish na paper on pinapredict niya yung or minimeasure niya automatically yung lettuce leaf perimeters area, kung ano-ano, na ang tawag doon is technically phytomorphological pero yung gamitin yung term na yun, medyo... Dumudugo na nga. Basang-basin lang naman din ako ng sa list. Yung isang site na pwede ka magbasa ng libre. Kalimutan ko na. Kinalimutan ko ng RNA. Scream ba yun? Psychic yung masasabi. Sa yun, pwede ka magbasa for free ng mga articles or mga published research papers. And then, yun.
Saka meron akong mentor noon na PhD. Kumbaga siya yung lead ng team namin din. So, manya ko lang din hinihiram yung mga scientific papers. Yun. Tapos yun, medyo kinakopya ko sa akin. Tapos, kung may ChatGPT sana noon, mas madali rin. Pero, yeah. So, ginagawa noon, yung deep learning network is from the images, makukuha niya yung size na or yung perimeter, yung area. And then from there, i-compare namin yan sa parang standard growth ng lettuce crops at a given time. And then pag parang hindi siya, ano, may mga thresholds na ginagamit. So pag hindi siya nakikip up sa supposed to be expected na growth rate niya, yung output ng deep learning, ginagamit siya to parang trigger yung control systems. Ito yung electronics engineering part. Yeah. Yung control systems, may actuators yun na nagko-control ng solenoid bulbs. So yung solenoid bulbs, siya nagko-control ng kano katagal mag-open, for example, yung specific valve na nagkukuha ng nutrients dun sa parang may container kami ng mga nutrients. And then, for example, i-open niya to for a specific amount of time kasi ito yung kailangang amount of nutrients para mag-grow effectively yung mga lettuce. Ganyan. Yeah. So, ano siya, matik talaga na parang kung nauuhaw na yung, nagugutom na yung lettuce mo. Kuha tayo ngayon dito, di ba? Parang ano na, without much human intervention, di ba? Pinangsamgib nga namin yung kaso, ang pait. Bakit? Bakit? Hindi pala optimal yung growth. Yun lang. Hindi rin alam. Pero, kamusta naman? After nun, natapos mo, di ba? Natapos mo yung... Natapos ko siya. Masters. Ako ng isang term. Kasi tinamad ako yung thesis editing. Defense. Mo pa. Tama. So, ayun, natapos mo na yung ano, yung MS mo. Kailan mo naisip na parang data science yung gusto mong pasukin? Or nagtrabaho ka pa muna bago ka talaga ano? Nag-ano na ako nun, data science na. Although sabay kasi na offeran ako ng lecture stint sa ano, DLSU and then pero ano yun, bago yun, kailan ko nalaman na gusto ko mag-data science? Nung kinukuha ko yung IBM data science na... Okay. Kailan doon na the sexiest job of the 21st century. Yes. Sa okay. Yun yung ano ko, parang may ganda palang career ganyan. Kaya nag-attend ako ng bootcamp noong around October, yun. Yung bootcamp na 4 days na yun, libre yun. Pala nangyari muna yung bootcamp, tapos yung Coursera. Okay. Yun. Doon ko nalaman na career pala talaga siya. Hindi siya parang methodology lang. Yeah. So, pero ano nagustuhan mo? Bakit mo napag-decide na ito ang gusto kong i-pursue? Yun nga, sa mukhang bera. Ayun. Yun talaga, yun talaga yung... Mason, malaki raw yung pressure sa... Huwag lang nag-plastikan eh. So, actually, kung gagawa nga ako ng... May naisip nga ako before, parang gusto kong gumawa rin ng YouTube content na parang I found my ikigay by pursuing where the money. So, at first, it was just money. Yeah. During the pandemic kasi, nagbabasa rin ako ng book. So, isa yung mga nabasa ko is yung So Good They Can't Ignore You by Cal Newport. Doon ko nalaman na parang following your passion is not always good advice. Sometimes, parang, you need to be practical. And then, ang gawin mo instead is to pick a skill, be highly skilled at it. And then, once you're highly skilled at it, you'll be passionate about it. Kasi wala namang nakakaramdam ng masama or kapag, pag magaling ka sa isang bagay, di ba, you feel good about when you're... So, parang, dahil pinurso ko siya, first, because of money. Parang, yun yung tinitin kong skill. So, yun yung advice ko. Kung magiging practical ka, parang pili na ng skill na ano na high-paying, then gawin mo siyang passion. Parang, ako kasi parang yun yung mindset ko na kaya kong maging passionate sa isang bagay if I committed myself into it. So, ayun, noong una, driving force yung pera, and then at the same time, after a few months or years na masalo kong
deep dive sa data science. Na-enjoy ko siya kasi na-enjoy ko yung challenge eh. And isa rin sa mga para natutunan ko is parang happiness can be found dun sa state of flow na tinatawag, wherein yung state of flow is yun yung in, being in the zone, wherein yeah. the zone ka. Parang focus ka dun sa ginagawa mo. Parang you're voluntarily involving yourself into something challenging. Mm. And then, you get better kahit kaunti-unti. Yeah. Every day because of that challenge. Pero hindi siya yung parang sobrang challenge ka na hindi ka na umuusad. Parang dapat may balance na. Nag-challenge ka, the same time parang nag-progress ka. So, doon ako na parang na in love sa data science. So, nice. Unan, pera siya. Motivation yung tawag ko nga doon eh. But I don't consider it like inherently bad na. Yeah. And then, yeah, after that, ayun, naging passionate ako about it na pag, if you're familiar with the term Ikigai, yun yung Venn diagram. Yeah. Passion, purpose, vocation, and mission. Yeah. So, una, nag-perso ako ng parang sa profession ko because of money. And then, nung nag-grow ako doon, syempre masaya ako pag gumagaling ka eh. Yeah. And then, passionate ako doon. And then, ngayon, parang nai-share ko na yung what I'm somehow good at and then yung what I'm passionate about to, for example, sa tech communities, nai-share ko yung knowledge ko na hopefully nakakatulong din sa iba. So, parang yun yung mission ko, diba? So, I do it for free. And then yun. So actually nag-join din ako yung sa Omden na, 'di ba? Using to help yung mga local chapters for example na help sila na may ma-solve tayo through artificial intelligence. So for free din yun lalo kung hindi na naman yung parang ayun yung mga paid talents nila. So, yun yung Ikigai ko for now although I think it would change over time. So yun. Yeah, actually maganda yung point mong yun kasi I used to also believe na you know you have to do something out of passion hindi out of money pero over the years na realize ko hindi pala lahat ng tao ganun kasi di ba parang I was coming from a place of privilege din na kaya kong gawin yun syempre kasi di naman ako naghihirap or anything or di ko kailangan ng relatively ng malaking pera so now I also believe na you can go into something thinking about money, yeah. Pero ang makakapagtagal talaga sa iyo doon is if you really love it kasi andiyan yung pera. Pero eventually pagka hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, baka ma-burn out ka eh, di ba? It's going to hurt you eventually. Eh. Pero may mga tao rin kaya 'yon. May mga kilala ko na talagang for money lang talaga. Diba? Parang for money lang. Sabi, tibay mo pare, paano mo nagagawa na ganyan? So, I've come to understand na it's possible that to do it just for money. So, yeah. Thank you for sharing that. So, yun na nga. Gusto mo na nga i-pursue yung data science. So, what happened next? Paano ka nag-apply? Or may lumapit ba sa'yo? Ito. Around September 2020, ayan, nag-start ko akong mag-apply. So, yung una ko in-applyan, medyo kilala siyang para AI consulting company. So, binigyan ako ng 4 days to work on a case study. So, nag-submit ako using yung mga natutunan kong templates from before. Hindi ako naka-proceed sa next stage. So, gusto ko talaga itong first time kong mag-apply sa industry at that time. One year ako sa academe and then after that, nag-research and development. So, 2020, yun pa lang yung first time ko mag-apply sa corporate job. Yeah. So, nagdam ko yun. Alam ko, parang alam ko na yun. Parang ano agad, ano? Parang gising agad eh. Ay, hindi pa pala. Parang pero at that time, hindi pa ako graduate. Pero naghahanda na ako si patapos na yung scholarship ko. So, mawawalan ako ng allowance. Kinakabahan na ako. Kailangan na. Thinking ko pa nun. Hindi, baka hindi ako pang industry. Baka pang ano lang ako. Academia. Para ganun yung thinking ko at the time. Nung naano ako. Na-reject ako for the second stage. Then, after nun, ano ba ginawa ko? Na-try lang ako paunti-unti.
Parang every week may pinapasahan lang ako. Tapos, yun. How did you overcome pala yun? How did you overcome yung failure na yun? Kasi parang, sabi mo nga, parang nagkakaroon ka na ng doubts. Parang, di yata ako pwede sa corporate or sa industry. Baka pang-academ lang ako. Paano mo na-overcome yung thinking na yun? Actually, hindi ko na-overcome. Ano? Minsan na, nararamdaman ko pa rin siya. Yeah. Ang ano ko lang is, ang mindset ko lang is, just do it. Scared. Tsaka kahit hindi ka confident. Gawin nice, mo lang. Nice. Basta umuusad ka. Kahit mali yung thinking mo, basta umuusad ka somehow. May ginagawa kang action. Yeah, parang yeah. Somehow you're exposing yourself out there. Yun. Tapos yun, wala pa akong parang alam na techniques or wala akong pagtatanungan or mga communities at the time. Ewan ko, hindi ako ma-Facebook din at the time. Tapos hindi ko alam kung meron ba ako mapagtatanungan na nasa hirap, no? Parang mag-isa ka lang, no? Tapos, hindi mo na kung tama yung ginagawa mo, kung ano, kung pwede nga pa talaga. Tapang lang talaga. Tapos, after nun, mga bandang October, November, December, yan, medyo nag-try ako mag-apply-apply. May mga technical interviews ako na sobrang grabe, nakakahiya yung ginawa ko. Hindi ko alam paano siya gawin. Isa dun, ang in-apply ko, may isa akong data analyst na in-apply. Tapos, ang pinapagawa sa amin nun, yung flowchart pa nga eh. Kalimutan ko na. Tapos, nakabantay yung interview. Hindi ako mapag-google. Those are the worst interviews. Yung nakabantay sa ganyan. At that time, wala pa akong yung gantong desk setup. So, nandun ako sa semento doon sa kwarto sa bahay namin. Kasi pag sa dining, ang usual kong desk setup nun, sa dining table namin, kulo doon, may dumadaan. Tapos, so, nakaupo lang ako sa semento, tapos nandito yung laptop sa tuhod ko. Ganyan. So, nag-e-exam akong ganyan. Pandemic po, no? So, hindi ka on-site nag-interview? Hindi okay. So, at that time, then may, actually, nung time na yun, yung friends ko kasi nagtayo ng cafe. So, nakisali-sali rin ako. Meron pa akong pera from my scholarship. So, makasakali dito ako, no? Pala rin, ganyan. Desperate na rin ako noon, parang hindi ako, yun nga, tinatanggap ng mga companies. Baka try ko mag-business, ganyan. Yeah. So, pag may times na nandun ako sa cafe, dun din ako nag-i-interview, ganyan. And then, actually, nung time na yun, nalasing ako. Hindi ako masyadong, may ino. Nagkita ko malasing. Tapos ang sinasabi ko during, sayang, ay, baka hindi na ako, baka hindi na-inspiring itong kinikwento. Hindi kasama yun eh. Mga arts ko na ano ba to? Sinasabi ko yung mga pangalan ng company, ano ba to? Hindi ako na-accept ganyan. Tapos, sa cafe kami na nag-inom. Tapos, yun yung yung rants ko noon na parang hindi, wala na akong future, ganyan. Gusto ko talaga mag-industry, parang ayaw ko na sa academia. Nakakapagod din kasi. For sure. Isang reason ko rin ang bata ko nag-academia, medyo mataas yung early rate pag college level. Okay. Although mataas yung early rate niya, nakakapagod siya. Kasi the teaching hours, nag-prepare ka rin. Yung parang prof na nasa likod lang at pinagre-report yung mga estudyante. Ayun, nakakapagod siya kaya parang ayaw ko na mag-academ for the meantime. At matry ko naman kasi natry ko na academ. Ito naman ang bago, industry naman. Tapos, January noon, yun na, nag-final defense ako. And then, may kaklase rin ako nakapag-final defense. And then, nag-celebrate kami ng bandang February. Ako to sa sa Romantic Baboy sa yun yung parang turning point kasi nung time na yun parang active din ako mag exercise ganyan, parang sa utak ko lagi parang nung time na yun parang hindi ko na talaga alam yung purpose ko. Inisip ko din mag PhD kasi meron ding for
kung sakaling ano, worst case scenario. Kasi parang ayaw ko talaga mag-PhD at the time. Ayaw ko na mag para in education. Na-enjoy ko kasi yung Coursera, yung Udemy. Yeah. Kesa sa ano, formal education. Yeah. Parang yun na yung list ko of the options. So, at least, meron akong makukuhang income from that. Ayun, yun yung thinking ko nun. Tapos, nung kumakain kami nun sa Romantic Baboy, yung isa kong friend, si Justin, di ko alam kung thinking siya. Analytics engineer na yun yun eh. Pero sobrang grabe, parang mind blown ako sa sinabi niya. Grabe lang yun nun. Apply lang ng apply. If they want you, they want you. Yep. Sentence lang siya na parang wala namang impact. Pero for me, parang basta mind blown ako sa sinabi niyang yun. Pwede pala yun. To be continued, next episode. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuyadev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.